Dahil ang Panginoon ang nakikipag-usap sa kanilang puso. Amen. Amen po ba? Sabihin mo ngayon sa katabi mo, kaya naman. Kaya naman. Kapag ikaw nautusan, mag-lead ng prayer, huwag ka na tumanggi. Amen po ba? Huwag na tayo tumanggi, huwag na tayo mahiya. Huwag sabihin, ba't ako? Hindi ka paniki, kapatid. Huwag mo sasabihin, iho ko nahihiya ako. Kapatid, hayaan mo na gamitin ka ng Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin mo. Mapuspos ang puso at espiritu ng iba. Amen. Ng banal na espiritu. Amen po ba? Amen po ba? Palakpakan natin si Yahweh of Israel. So dahil ang ilang simbahan has no official stance regarding this. Ito po yung sabi ni Father Patrick Brennan. Ano po? Sa iyong pag-speaking in tongues, if it helps you to pray, then God bless you. If it helps you to focus more on your prayer, if it helps you develop your prayer life, well, then maybe that's the gift of the Holy Spirit. Ituloy mo. Kasi sa pamamagitan niyan, mas nagiging ka-intim ang pananalangin mo. You feel God is hugging you, is embracing you habang ikaw ay nananalangin. Amen. Amen po ba? So hindi ko po sinasabi na ang mga nag-speaking in tongues ay hindi galing sa banal na Espiritu. Hindi ko rin sinasabi na lahat ng nag-speaking in tongues ay galing sa banal na Espiritu. Kundi sabi nga ni Father Patrick Brennan, ano, if it helps you in your prayer, then God bless you. Patulig ang patnubayan at gabayan ng Panginoon. Now, balikan natin yung tanong. Ano po? What does the Holy Spirit do to us? Ito po yung pagninilayan natin sa mga oras po na ito. So, bibilisan na lamang po natin, ano, kasi sagot na lamang po yung time natin. So, what are the works of the Holy Spirit? Kasi ang tanong nga natin, ano, what does the Holy Spirit do to us? Ano bang ginagawa sa atin ng banal na Espiritu? Kailangan pag-aralan natin kung paano bang umiiral at kumikilos ang banal na Espiritu sa ating buhay para malaman natin kung ano yung ginagawa niya sa ating buhay. Amen po ba? Amen po ba? Tanungin mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, gusto mo ba na puspusin ka ng banal na Espiritu? Ano kaya ang sagot niya? Yung mga hindi naka-amen, bakit ayaw mo din mo? Ang banal na Espiritu, mga kapatid, nagdudulot ng kaligayahan. Sino ba naman ayaw sumaya? Ang banal na Espiritu nagdudulot ng kapayapaan. Sino ba naman ayaw ng payapang buhay? Ang banal na Espiritu nagdudulot ng tapang, ng lakas ng loob para gawin ang pinagagawa sa Kanya ng Panginoon. At ito naman ang gusto natin, mabilis ang ating pong Panginoon. So what are the works of the Holy Spirit? Una, the Holy Spirit loves you. Sabi mo sa katabi mo, mahal ka ng Panginoon. Mahal ka ng Panginoon. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. Mahal tayo ng Panginoon at sa pamamagitan ng banal na Espiritu na yumayakap sa atin, we feel the warm embrace of God. Nararamdaman natin iiyak tayo ng Panginoon. Sa mga panahon na tayo ay nahihirapan, tayo ay nasasaktan, tayo ay namimighati sa pagkawala ng ating minamahal sa buhay, at kapag tayo ay lumalapit sa ating Panginoon, nararamdaman natin lahat ng kabigatan nawawala. Tama po ba? Amen. Lahat ng kabigatan natin nawawala. Kahit nga minsan hindi ka na makapag-pray, umiiyak ka na lang na malapit ka kay Lord. Unti-unting nababawasan yung load or yung burden. Bakit daw? Because the Holy Spirit is embracing you at ipinapakita sa iyo ng Panginoon na mahal ka niya. Amen. Harapin mo yung katabi mo ulit, sabi mo sa kanya, kapatid. Kapatid! Mahal ka ng Panginoon. Mahal ka ng Panginoon. Amen po ba? Mahal tayo ng ating Panginoon. So, according to Romans chapter 5 verse 5, and hope does not put us to shame because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. So sa pamamagitan ng banal na Espiritu, ibinuhos ng Panginoon ang pagmamahal niya sa atin. Amen po ba? Amen po ba? Paano natin mararamdaman ang pagmamahal ng Panginoon? Subukan niyo na sa kalungkutan ninyo, sa pananalangin niyo sa Panginoon, mararamdaman niyo, mababawasan ang kalungkutan niyo. Mababawasan yung burden niyo. Nag-away kayo ng asawa mo, lumapit ka kay Lord. Kasi kung minsan ang tao, nagpabago ang pagmamahal. Amen. Pero ang Diyos hindi kailanman magmamaliw at magbabago ang pagmamahal. Amen, diba? Minsan, yung asawa mo natin, sasabihin, ngayon, mahal. Mahal kita, tapos bukas, galit ako sa iyo. Eh, maraming ganyan. Ngayon, mahal na mahal kita kasi may gustong hingin. Pero bukas magkaaway mo, bahala ka magtimpla ng tabi mo.
Pero ang Panginoon, mga kapatid, kahit minsan nasasaktan natin siya, hindi pa rin nagbabago ang pagmamahal ng Panginoon. Amen. Amen po ba? Amen. Taglay natin araw-araw, mga kapatid, ang pagmamahal ng Diyos. Ayan. So, pangalawa, the Holy Spirit cleanses us spiritually. Tanungin mo yung katabi mo, naliligo ka ba? Ano kaya ang sagot niya? Depende, brad. Kapag winter, mga twice a week, gano'n. Kasi walang heater. So, kung tayo po ay nag-cleanse physically, hindi lang sa paliligo, kundi minsan nag-detoxify tayo, tama po ba? Nag-detoxify. One way para ikaw ay mag-detoxify, mag-fasting ka. Bawasan mo yung mga kardin. Bawasan mo yung kanin. No, uminom ka ng tubig na may lemon para malinis ang iyong sikmura, ang iyong katawan. Nag-detoxify. Uminom ka ng tubig na may binabarang okra, nag-detoxify ka sa katawan. Natural process yun. So kung tayo may katawang physical, meron din tayong espiritu na dapat linisin. Meron din tayong espiritu na dapat linisin. Kapag summer time at isang linggo kang hindi naligo, anong pakiramdam? Mainit. Anong pakiramdam? Makati. Malagkit. Babaho. Imagine, my dear brothers and sisters, kapag ang espiritu mo hindi pinalinis sa Panginoon, isang taon, ano na kayang pag-uwi ng espiritu? Ano na kayang itsura ng spirit natin? Baka yagit na tayo. So the Holy Spirit cleanses us spiritually. When the Holy Spirit comes to us, maa-admit natin ang pagkakasala natin sa Panginoon. Tatandaan po natin yan. Kapag ang banal na espiritu, pinuspos ang ating pong mga puso, without any hesitation, lalapit ka sa Panginoon para humingi ng tawad. Amen. Sa pamamagitan noon, malilinis ka ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Lahat tayo ay may pagkakasala, mga kapatid. Walang malinis sa atin. Amen. Sabi nga sa pelikulang napanood ko nung isang gabi, huwag kang magmalinis kay Bigang Putin. Lahat tayo may kanya-kanyang dumi sa ating katawan. Kailangan natin ang banal na espiritu at paglilinis ng Panginoon. Amen. Amen po ba? Amen po ba? Para kung may matabi mo, sabihin mo sa kanya, kaya naman. Kaya naman. Huwag tayong judgmental. Amen po ba? Amen po ba? Porkit yung kasama natin, hindi na wala ng biso, sasabihin natin, hindi na sila maliligtas. Kapatid, ang Diyos ang nakakaalam. Amen. Yes, amen, Lord. Ang Diyos ang nakakaalam. And according to 1 Corinthians, chapter 6, some of you were like that, but you have been purified from sin. You have been dedicated to God. You have been put right with God by the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu, inilagay tayo ngayon sa kamay ng ating Panginoon para Kanyang ayusin at para Kanyang linisin. Amen. Pangatlo, tama ba pangatlo? Tama. The Holy Spirit teaches us. Yeah. So kaya sinabi ng ating Panginoon na the Advocate, the Counselor, ang magtuturo at maggagabay sa atin. Kasi sa ating pong buhay, marami tayong bagay na hindi pa natin alam. Marami pa tayong bagay na kailangan matuklasan tungkol sa ating pananampalataya. Kung minsan na-amaze na nga lang tayo, ay, ganito pala yung feeling kapag totoo yung prayer mo kay Lord. Minsan marami tayong bagay na na-discover sa ating sarili at sa ating pananampalataya. And so, ulitin po natin yung John chapter 14 verse 26, ano? Yung sinabi ng ating Panginoon, "But the Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you." Kapatid, tandaan natin ano? Kapag tayo may pananampalataya sa Panginoon, kapag tayo nagsimulang aralin ang kanyang iniuutos, kapag tayo nagsimulang aralin ang kalooban niya, gagabayan tayo ng banal na Espiritu. Amen. Sa mga panahon na tayo ay makakalimot, ang banal na Espiritu ang magpapaalala sa atin, mali yan. Hindi yan ang gusto ng Panginoon. Sabihin po ninyo ang salitang konsensya. Konsensya! Sino pong may konsensya taas ang kamay? Sino po ang may kalyo ang konsensya taas ang kamay? Kalyo? Lahat tayo may konsensya. Pero minsan ang konsensya natin kinakalyo. Kaya madali para sa ibang tao ang gumawa ng kasalanan. But by the Holy Spirit, makakaiwas tayo sa paggawa ng masama. Kasi ang banal na Espiritu ang magsasabi sa atin, tigilan mo na yan. Hindi mo yan asawa, iwanan mo yan. Hello? Tigilan mo na yan. Mahalin mo yung kaibigan mo. Amen po ba?
Nakakasunod po tayo. Yan. So, pamamagitan ng konsensya natin, nangungusap din ang banal na Espiritu, mga kapatid. Pang-apat, tama ba? Yung lima. So, the Holy Spirit gives us spiritual gifts. Yan. Katulad po ng binasa natin sa 1 Corinthians chapter 12, verse 7. Na ito sa atin pinagkakalooban ng gift of wisdom, knowledge, gift of faith, yan, gift of speaking in tongues, ano po, gift of prayer, na sa atin talagang pagpipray, tinutugon ang atin pong mga pananalangin. So, dadako po tayo sa susunod. Ayan, itong maganda. The Holy Spirit helps us pray. Naranasan niyo na po minsan, natamad na tamad kayo mag-pray. Yes. Wala, naka-even ah. Lahat tayo ganyan, di ba, Danis? Naranasan niyo na po ba na sa inyong pagpipray, gustong-gusto mo mag-pray, pero hindi mo alam kung ano ipagpipray mo. Naranasan niyo na po ba yun? Lahat tayo nakakaranas niyan. Ay, gusto ko mag-pray. Pero Lord, ano yung pagpipray ko? Naranasan niyo na po ba na habang nagpipray kayo, ang daming distraction? Yes! Ang lakas ng amen natin. Ano po? So, kapatid, there are times that even in our prayer, we are being challenged. This is what the Holy Spirit does to us. Tinutulungan niya tayo manalangin sa Panginoon. When we can pray because of distractions, pakakalmahin ng banal na Espiritu ang ating puso at tutulungan niya tayo mag-focus kay Lord. Amen. Tutulungan niya tayo mag-focus kay Lord. So sabi po sa Romans chapter 8, ano po? And He who searches our hearts, siya nakakakita ng ating puso, knows the mind of the Spirit because the Spirit intercedes for God's people in accordance with the will of God. Ang banal na Espiritu ang nag-intercede. Sabihin po ninyo intercede. Intercede. And so kapag sinabi po natin intercede, nakikialam sa ating pananalangin. Ibig sabihin, in behalf of us, tinutulungan tayo ng banal na Espiritu na lumapit sa Panginoon. Amen. Amen po ba? Amen po ba? Buti pa si Caleb, nag-i-amen. Nakikinig ang bata. Another, my dear brothers and sisters, the Holy Spirit gives us hope. Binibigyan tayo ng pag-asa. Ito ang pinangako sa atin ng ating Panginoon, sa Isaiah. Sabi niya, I will never leave you nor forsake you. Di tayo iiwanan ng ating Panginoon. Kaya naman, sa mga panahon na nabibigatan tayo, kung minsan naiisip natin, Lord, gusto ko nang matapos ito. Parang nawawalan tayo ng pag-asa, but the Holy Spirit will remind us, matatapos yan at lilipas yan. Matatapos yan at lilipas yan. Darating ang ipinangako sa iyo ng Panginoon na biyaya at magpapala. Binibigyan tayo ng pag-asa ng banal na Espiritu. Pinapaalala sa atin na kailanman di tayo iniwan ng Panginoon. Bakit? Kapatid, ito yung pinakamahalaga para sa atin. Kasi lahat tayo yung kanya-kanyang pinagdadaanan. Amen. Amen po ba? Tignan mo yung katabi mo. Oh, mukha lang maganda yan. Mukha lang kasigla yan. Mukha lang ngiti-ngiti yan. Pero deep inside, wasak na wasak yan. Wasak na wasak dahil sa problema. Pero kita niyo naman, nakapaglilingkod pa rin kay Lord. Amen. Bakit? Kasi binibigyan tayo ng pag-asa ng banal na Espiritu. Alam natin that all of this, lahat ng ito, matatapos. Amen po ba? Kung sabi sa Romans chapter 15, ng prayer ni St. Paul, ano po, may the God of hope fill you all the joy and peace as you trust in Him. So that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Overflowing with hope. Kahit na sobrang sakit na sa ulo ng pamilya mo, hindi ka mawawala ng pag-asa. Lord, alam ko babaguhin mo ito, Lord. Lord, alam kong kikilos ka. Lord, alam ko may gagawin ka. Harapin mo yung katabi mo, sabi mo, may gagawin ang Diyos sa buhay mo. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord on tonight. Yan. Another, ano po? So, kakaunti na lang ito mga kapatid. Ayan. So, the Holy Spirit strengthens and encourages us. Pinapatatag tayo. Pinapalakas ang ating loob. Sino po dito mga pinanghihinaan kung minsan taas ang kamay? Lalo na kapag walang kain at walang tulog, walang na manghihina ka. Ano po? Pero iba yung panghihina. Kapatid, iba yung panghihina kapag spirito mong nanghihina. Kahit sometimes, sakto ka sa pahinga, sakto ka sa tulog, sakto ka sa kain, pero kapag spiritually drained ka,
iba yung pananamlay.